Rich, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. At isi siyente tayo ng Abril, Miyerkules. Midweek na naman, ano? Tapos next week, dalawang araw na lang, weekend na naman. Kabilis ng panahon. Sa ulo ng ating mga balita, Aborlan, Palawan, nakapagtala ng 46 degrees Celsius na heat index kahapon. Pinsalan dulot naman ng El Nino sa agrikultura, sumipa na ng halos 3 bilyong piso. Drug ban sa Batangas na nagresulta ng pagkakahuli ng 13.3 billion pesos na halaga ng shabu. Tinawag ng Pangulong BBM na historic dahil walang namatay. National Grid Corporation of the Philippines, hugas kamay sa pumalyang planta ng kuryente sa Luzon Grid. Karagdagang planta ng kuryente, nakikitang solusyon para maiwasan ang rotational brownout. Dating Speaker Pantaleon Bebot Alvarez nag I am sorry sa seditious statement matapos na ulanin ng batikos. Apat arestado sa raid na drug den sa Taguig City. Kasama natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 Ben FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, pumalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa bayan ng Aborlan. Ito po'y sa Palawan. Bukod sa Aborlan, 15 pang mga lugar na nakapagtala ng dangerous level ng heat index na maaaring magresulta ng heat cramp o heat exhaustion, at ang pinakamalala ay heat stroke kung magpapatuloy sa pagkabilad sa matinding init ng araw. Kabilang sa mga nakaranas na ng mapanganib na heat index ang mga sumusunod: Ambolong, Tanawan sa Batangas, 44 degrees Celsius. Puerto Princesa City sa Palawan, 44 degrees Celsius. Dagupan City sa Pangasinan, 43 degrees Celsius. Bacnotan, La Union, 43 degrees Celsius. Corente, Tres din, 43 degrees Celsius din ang naramdaman sa Tuguegarao City sa Cagayan. Na imbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. May nga aga sa mga kauturan tala sa Iloilo City, ganun din sa Dumanga, sa Iloilo. Sa Tacloban City, 43 degrees Celsius din. Aparicagayan, 42 degrees Celsius. Kasiguran Aurora, 42. Sangli Point sa Cavite, 42. Biracatan Duanes, 42 degrees Celsius. Nakapagtala din ang 42 degrees Celsius ang Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur at sa Katarman, Northern Samar. Ang pinakamataas na heat index ay naitala ngayong taon sa 48 degrees Celsius sa Roa City. Ito po'y nasa kapis noong pang March 27. So tuloy po ang mainit na panahon, kaya kinakailangan ho natin ng iba yung pag-iingat. Gamamit po ng pananggalang laban sa init ng araw at hanggat maaari, pagdating ho ng mga bandang alas 10, pumirma na lamang ho sa, pumirmi ho sa loob ng ating mga bahay, ng ating silong, kung wala naman po tayong dapat na gawin sa labas ng bahay. Bumalo na sa 2.6 billion pesos naman ang halaga ng pinsalang dulot ng El Nino sa sektor ng agrikultura, kung saan naabot sa mahigit 53,000 hectares na ng mga taniman ang apektado. Ayon sa Office of Civil Defense Undersecretary na si Ariel Nepomuceno, nasa 54,000 families na ng mga magsasaka ang apektado ng matinding pinsala. Aabot naman sa 1.14 million ang kabuang bilang ng mga individual na apektado ngayon ng El Nino. Kaugnay din ito, naglatag ang pamahalaan ng mga short-term solution para matugunan ang pinsalang dala ng matinding init. Pagdating ko para masigurado yung tinatawag nating food security, naninigay ang pamahalaan through the Department of Agriculture ng yung mga pwedeng tumubo ng mga pananim, kaya yung hybrid seeds, nagbigay na rin sila ng mga fertilizers na libre, mga halos 16.5 million na worth of assistance yan galing sa Department of Agriculture, at nagbibigay ho ng direct rin financial assistance sila. Silang programa na tinatawag na Rice Farmers Financial Assistance or RFFA, lalo na sa Mimaropa, yan yung
natulungan na po ng pamahalaan. At meron din po mga crop indemnification, ibig sabihin mga pagpapautang sa ating mga kababayan. Maganda umaga, Pilipinas! O baka ho kayo may nakikitang mga innovative means ng farming na ginagawa ngayon ng ating mga magsasaka, iparating nyo ho sa amin. O pwede ho rin yung i-entry yan ha, dito sa PagCor Photo Contest 2024. Ang layunin nga po nitong PagCor Photo Contest 2024 ay ipakita po ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mga angmanging isda at iba pang nasa sektor ng agrikultura kung paano nga ba magkaroon ng masaganang ani sa harap ho ng mga hamon na kinakaharap natin ngayong panahon ho ng El Nino. Ano? Ito para masiguro po ang food security. Ano yung kanilang sakripisyo? Harvest time ang tema po ayon kay PagCor Chair Al Tenco. Isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category na mga larawang kuha mula po sa mga drone camera. Yan. Pero syempre tuloy pa rin yung conventional category at saka yung digital o mobile category gamit po ang inyong mga litratong kuha ng inyong mga digital device. Ayan, ha? Ang total cash prizes po ngayong taong ito tumaas na sa 2.23 million pesos. Kaya yung pong walong mananalo sa conventional category ay tatanggap ng tig 100,000 pesos. O, padalin nyo na yan. Tapos yung mananalo naman sa drone at saka dun sa mobile category, ha, tig 8 din ho yan, tatanggap naman ng tig 50,000 pesos. Ayun, tulong, malaking tulong na rin yan. Ha. Ang mga pwedeng sumali, 16 years old and above. At ang deadline ng submission ay July 31, 2024. Ipadala po ninyo sa www.pagcor.ph/photocon2024. Maganda umaga, Pilipinas! Kumpiyansa naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanilang mga hakbang sa pagpuksa ng mga sindikato ng illegal drugs sa bansa. Ito ang pinahayag ng Pangulo kasunod ng pag-inspeksyon sa nasabat na 13 billion pesos na halaga ng shabu sa Alitagtag, Batangas. Bahala kayo sa ginagawa niyo, basta't tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Iyon. Sinabi pa ng Pangulo na hindi rin nila kailangang baguhin ang strategiya sa kampanya laban sa illegal drugs. Sa kabila ng susulputang kaso gaya ng latest sa napakalaking nasamat na droga. Sinabi ng Pangulong Marcos, epektibo naman ang ginagawa nilang approach. At isa rin ito sa pinakamatagumpay na tala ng mga naganap na operasyon. No, quite the contrary. Why will we change? Look at the success that we have gained. As I said, not only this 1.8 tons, the many, many tons that we have already seized. So it's much more than it has been in the past. So it is the most successful approach to the drug war so far. So why will we change it? We won't change it. We'll continue to do what we are doing. Of course, I cannot explain to you the details of what we are doing, but we will continue to do what we are doing. And that's the reason I think that so far we have been able to see such a big amount of generally shabu or methamphetamine. So we'll just keep going. We'll just keep doing what we're doing. Galing sa ibang bansa ang nasamsam na pinakamalaking halaga ng illegal drugs. Naharang po ito sa checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Ito naman ang sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang pagpunta sa lugar kung saan nakuha nga ang 13.3 billion pesos na halaga ng shabu. Bagaman ito ang pinakamalaking huli ng shabu, natuwa din ang Pangulo, walang pinsala na nangyari sa naturang operasyon. I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Sinabi pa ng Pangulo na tanging magagawa ngayon ng gobyerno ipagpatuloy ang operasyon at walang tigil na pagpuksa sa sinumang nasasangkot dito. So tuloy-tuloy lang. We cannot, there is no tinatawag na one single answer tungkol dito. There's no silver bullet to this.
kailangan talaga kayod. We have to operate, we have to gather intelligence, we have to coordinate with Interpol, we have to coordinate with intelligence and drug agencies of other countries around, of ASEAN, of Asia, kung saan man nanggagaling. Because it's an international, this is an international crime. So we have to keep, there is no other solution but to keep doing this. Pinagkalooban naman ng Smart Promotion ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang hepe ng Alitagtag Municipal Police Station matapos masabat ang 13.3 billion pesos na halaga ng shabu. Mula sa pagiging Police Captain, isa na ang Police Major si Luis De Luna Jr. na siyang nanguna sa operasyon sa pinakamalaking huli ng shabu sa kasaysayan ng bansa. Ayon naman kay PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, magsasagawa sila ng bukod na seremonya para sa promotion ng mga pulisya na kasama sa team ni Major De Luna. 33 pulis ang present sa naturang operasyon pero prioridad niya sa promosyon ay yung may mga direktang participation. Congratulations! Ay mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today ha dahil mainit ang panahon, madaling matuyo ang ating mga labada. Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't papahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stainaway formula, tanggal ang matitinding mantsa. Based on Tessa Chocolate, Mud and 7-on Cotton, gawa po ito ng ACS. Kamalengke muna tayo na sa Aling Claras Market ngayon sa Baclaran. Si Noche Kaka sa Rich 97. Noche, good morning. Dayong buntag, ito yung Angel. Saktong-sakto, Wednesday morning, Baclaran Day. So tayo ngayon na namamalengke no, dito sa may Aling Claras Market sa Baclaran. Ang sibuyas lokal, ito yung Angel, 120 ang kilo. Ang kamatis naman, ganun din ang presyo, 120. Ang bawang, 100 ang kilo. Yung luya, 80 pesos ang kilo. Carrot, 120. Ang palaya, 100. Patatas, 130 ang kilo. Kalabasa, 50. Sayote, 70. At ang repolyo, 80 pesos ang kilo. Ang bangus naman, ito yung angel, nasa 180 ang kilo. Yung tilapia naman, 150. Habang ang galunggong, 220 ang kilo. Ang baboy naman, 320. Ang baka, 460. Yan po, 370 ang kilo. Habang ang manok, ganun pa rin ang presyo, 180 ang kilo. Yan ang presyo ng ilang pangunahing binili ngayong Wednesday morning dito sa Aling Claras Market sa Baclaran. Mula sa kanilang sa Pilipinas, ECRA. Ako si Natira Kasultuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Noche. Ay, alam niyo na ang presyo ng mga bilihin. Pambili na lang ang kulang. Kaya ito ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 8,000! Mahiwagang tunog! Ayan. O, binigay ko na ha. Sabi ko sa inyo, ang isang item na naririnig ho ninyo na tunog makina, yun ho yung ano, yung portable na ano, tawag dyan, portable na electric pan. Tawag doon, Ivan? Kayong gumagamit niya. Collar ba yun? Collar pan ba tawag doon? Yung nakaganoon lang. Basta yung ano, uso ngayon. Oh, basta electric pan ho yan na portable ha, na inilalagay ho sa liig. Yan, ha, yung unang item. Yung pangalawang item, bahala na si Batman. Nakikita ho yan sa kusina. Ayan, kadalasan nakikita po sa kusina yung pangalawang item. Ayan, ha? Ang inyo po mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy mga misis, sa amoy araw ba si Monsu pag-uwi galing na sa kuwela? Abay, dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang bitable ng Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalabot ang kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. 3 taong gulang na batang babae patay matapos na last nasin.
ng sariling ama ang kanyang tiyan. Dahil lamang hindi pinagtimplan ang kape ng kanyang misis. Ano ba naman to? Bakit ba dumadami ang mga alagad ni Satanas ang piligid? Ano ha? Ay, susme. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Inabutan ng otoridad ang bangkay ng isang bata na laslasang tiyan at nakalabas pa ang mga bituka nito sa isang bahay sa sityo Intalwas, Barangay Tikalaan, Talakag, Bukidnon. Sa impormasyon mula sa Talakag Police Station, batay sa kanilang imbestigasyon, nagugat ang krimen mula sa isang simpleng utos ng husband sa kanyang asawa na ipagtimpla siya ng kape. Subalit sa hindi malamang dahilan, hindi umano nagawa ng misis na makatimpla agad ng kape. Dahilan na agad ang pag-alboruto ng mister na agad kumuha ng itak at hinabol ng taga ang misis. Subalit, mabilis namang nakatakbo palabas ang bahay ang misis at nakaligtas. Subalit, naiwanan nito ang natutulog pang anak na babae. Makaraan nilang sandali, binalikan ng misis ang kanilang bahay at napahiyaw ito sa nakita dahil laslas na ang tiyan ng kanyang anak habang nagsaksak naman umano sa sarili ang lalaki. Agarang nadala sa paggamutan ng suspect na kinilalang si Ferdinand Katoto na kasalukuyang ginagamot. Habang patuloy ay imbestigasyon ng Talakag PNP sa kung bakit ganun-ganun na lamang na nagwala agad ng suspect na humantong sa madugong krimen. Humihimas na ng malamig na rehas sa bakal ng suspect kung saan inihahanda na rin ang patong-patong na kaso laban sa kanya. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, this is RH. Ako si RH19, Jun Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sopran, Jun. Nako, dagdag ho natin sa ating dasal ngayon. Nababawasan ho yung mga may init ang ulo pagkatapos sigagawa ho ng ganyang klase ho ng karamal-dumal na krimen. Masama lang yung gising. Pero hindi. Kung yan baka adik. Diba? Pwede. Gagawin mo ba naman yung sa anak mo kung wala kang tama? Ano? Ay, sus, may buhay. Oo. Maganda umaga, Pilipinas! Buenos dias kay Cedric Kapampangan dyan sa Zamboanga at maganda umaga po sa lahat ng ating masuki dyan sa Taipei, Taiwan na nagme-message po sa atin, nagtatanong tungkol sa mahiwagan tunog. Balato nyo na lang dito sa local yun. Huwag na kayo sumali. Pero pwede na naman, katuwaan na lang, dagdagan nyo premyo. Siyam na oras inilagay ng National Grid Corporation of the Philippines Red Alert status ang Luzon Grid kahapon. Imbis na alas 4 ng hapon, pinalawig hanggang alas 11 ng gabi ang Red Alert. Nag-umpisa alas 2 ng hapon dahil sa dalawang planta na naman ang pumalya. Nagpatupad ang NGCP ng manual load dropping. Nagresulta ito ng rotational power interruption sa ilang bahagi ng Luzon. Una nang inanunsyo ng NGCP ang pagpalya ng 19 na power plant ng Luzon Grid at 12 planta naman sa Visayas Grid. Inilagay rin sa Red Alert ang Visayas Grid mula 5 p.m. hanggang 9 p.m. Ibinaba sa Yellow Alert simula naman alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Nilinaw naman ang National Grid Corporation of the Philippines. Hindi nila kontrolado ang nangyayaring pagpalya ng mga power plant sa Luzon at Visayas. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, ipiniliwanag ni Atty. Cynthia Alabanza, nakapagsalita ng ehensya. Daanan lamang o delivery system lamang ang National Grid Corporation of the Philippines sa mga kuryente, kaya hindi nila alam ang dahilan ng pagbagsak ng mga planta. Sa alip, itinuro ng NGCP ang Department of Energy na umano'y nakakaalam at napatanungin kaugnay ng naging problema ng mga planta. Klaruin muna natin ho, no? NGCP, okay, please. Hindi ho kami, hindi natin kontrolado yung mga power plants. Daanan ho kami ng kuryente, delivery, bulk delivery system po. Kaya namomonitor lang natin yung sitwasyon. Pero yung dahilan ho kung bakit po marami mga power plants na tumirik at nakakontribute po dito sa kakulangan ng kuryente, I will defer po to the Department of Energy kung bakit po sila magkaroon ng problema. Lagi natuturo NGCP, pero ang bumalya, planta ng kuryente. Anong sagot na ng DOE? Sound of silence. Matagal namang inutil na yung Department of Energy. Ayun naman, naghahanap pa kayo ng sagot. Kailangang madagdagan pa ang supply ng kuryente para masolusyonan ang problema ng brownout sa bansa. Matagal na rin hong usapin ito.
Sinabi ni Meralco spokesperson John Salderiaga, ang tanging nakikita nilang solusyon para sa kakulangan ng kuryente ay ang pagkakaroon ng karagdagang planta. Ayon kay Salderiaga, hanggat hindi nadadagdagan ang planta at supply, posibleng tumagal pa ang sitwasyon gaya ng rotational burnout. Ang tanging solusyon sa ganitong sitwasyon ay mas madaming mga plantang aandar at mas madaming plantang papasok sa sistema. Hanggat meron tayong concern sa supply, hanggat hindi natin ito na-address, I am afraid this situation will linger. No? Binabantayan naman ng Pangulong Marcos sa Department of Energy ang supply ng kuryente sa bansa matapos ilagay sa Red Alert status ang Luzon Grid. Sa kanyang post sa kanyang X account, inatasan ng Pangulong Marcos ang DOE na makipag-ugnayan sa lahat ng mga stakeholder upang matugunan ang energy situation. Pinagtatakda din ng Pangulo ang lahat ng tanggapan ng gobyerno ng mga panuntunan upang magbawas sa paggamit ng kuryente. Ayon pa sa Chief Executive, mahalagang magtulungan upang matiyak ang matatag na power supply sa susunod pang mga araw. Ito, perennial problem na ho itong kakulangan ho ng kuryente. At ang isa nga po sa mga mainam na solusyon dyan, nuclear power. Kasi naman ho yung fuel base lagi ang ating inaasahan. Alam naman natin, mahal ang coal, mahal ang krudo, di ba? Yung mga ano naman, yung mga renewable natin, hindi naman ho base load yan. Kaya isa ho sa pinakamainam na solusyon sa kakulangan ng kuryente na naresolba na ng maraming bansa, mga kalapit bansa pa natin, ang paggamit po ng nuclear technology. Ay, sus may Ginoo, paulit-ulit na lang tayo pagka brownout, nuclear technology. Pagkatapos na wala na ng brownout, kalimutan na naman yung problema. Paano ho gaganahan ang mga investor na pumasok sa Pilipinas? Ang mahal-mahal ng ating kuryente. Para ho doon sa mga walang tubig naman, magmao na lang ho tayo ng Family Alcohol sa mga lakad dante at proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man nating gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mabagong Family Rubbing Compound Improved Alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 14 anos na estudyante na lunod patay sa Davao City. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Jun, may buntag. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Patay ang isang estudyante matapos itong malunod alas 3 ng hapon. Sa report ng kapulisan, kinilala ang biktima na si Andrian Kyle Nermal, 14 anyos, na residente ng Trading Boulevard, Davao City. Sa investigasyon ng mga otoridad, naligo ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan sa Davao River sa Barangay Dalagdag, Kalinan, sa lungsod ng Davao. Habang napunta sa malalim na bahagi ng ilog, doon na nalunod ang biktima. Samantala, sinubukan pang iligtas ng kanyang mga kasamahan at ng Central 911 ang biktima. Kaya kaagad nilang isinugod sa Dr. Lorenzo Principe Hospital sa Proc 9 Ramon Magsaysay kaninan. Ngunit idiniklara itong dead on arrival ni Dr. Phyllis Glee Guting. Sa ngayon, ang bangkay ng biktima ang kinuha na ng kanyang pamilya. Mula sa Action Radio Davao, Jun Soter, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas! Jun Soter, samantala, isa naman ang naitalampatay na matapos tamaan ng pertasi sa Eastern Visayas. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS 32. Paupay nga agad, Jimmy. Isang kompirmadong namatay sa pertasi sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni DOH Regional Information Officer Jilin Lupis Malibago. Ayon kay Malibago, namatay mula sa Lawigan, Northern Samar. Pito ang kompirmadong kaso sa pertussis base sa samples na pinadala sa Research Institute for Tropical Medicine. 41 na record na suspected pertussis na hintay pa ng DOH ang samples para makumpirma ang naturang sakit. Karamihan sa tinamaan sa 48 ay 35 ang edad
isang taon pababa, 33 katao o 69% o 33 na mga bata o 69% ang bilang hindi pa nabakunahan kontra pertussis, at ang lalawigan ng Leyte nagtala na may pinakamaraming may tinamaan na 24, Northern Zamar 7, Zamar 2, Southern Leyte 3, Ormoc 1, Tacloban 5 at 31 naman ang gumaling. Kagunan ito, pinayuhan ng DOH ang publiko na patuloy na obserbahan ang minimum public health standards sa bawat lalabas at lalo na ang makikipaghalubilo sa maraming tao. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 27 makalipas ang alas 4, nag-I am sorry si nating Speaker Pantaleon Bembot Alvarez sa may pagka-seditious na panawagan niya sa Armed Forces of the Philippines at PNP na iatras ng suporta sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos ulanin ng mga batikos. Ay kay Alvarez, nadala lamang siya ng bugso ng damdamin kaya't humihingi ito ng paumanhin sa kanyang mga sinabi sa isang prayer rally sa Tagum City. Hindi nakaligtas si Alvarez sa banat ng mga kasamahang kongresista, kabilang ang mga Mindanaoans na sina Kamikin Representative Jordine Jesus Romualdez, Lanao del Norte Representative Cali Dimaporo, House Majority Leader Manix Dalipe at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Inirekomenda ni Romualdo sa Department of Justice kasuhan ng sedisyon si Alvarez, abang sinabi naman ni Dimaporo na nahaharap ang dating speaker sa ethics complaint. Ibinasura rin ang liderato ng AFP at ng PNP ang panawagan ni Alvarez. Iginiit ni Colonel Prancel Margaret Padilla, spokesperson ng AFP, mananatiling committed ang militar sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan ng bansa. Tamblado nga ng sandatang lakas ng Pilipinas ang panawagan ni dating Speaker Pantaleon Bembot Alvarez na bumitaw na ng suporta ang militar sa Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, malinaw sa mga sundalo ang pagsunod sa chain of command at pagtatakda ng presidente o pagkilala sa presidente bilang commander-in-chief. Reaksyon ito ni Browner sa naging payo ni Alvarez na dumistansya ng mga sundalo sa Pangulong Marcos dahil sa mga pulisiyan itong nagdudulot umano ng tensyon sa West Philippine Sea. The President is our commander, but whoever the President is, it's very clear that we will follow that chain. Susundan namin yung mga utos ng ating commander-in-chief. Samantala, may tuturing umanong rebelyon o sedisyon ang ginawang panawagan ng dating speaker at kasalukuyang kinatawan ng Davao del Norte na nabawiin ang suporta sa Pangulong Bongbong Marcos ng mga sundalo. Ayon kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, ang panawagan ni Alvarez ay nakadaragdag din sa kaguluhan at alitan sa panahong maraming problema ang mga Pilipino na dapat tugunan ng pamahalaan. Sinabi ni Alvarez sa kanyang tanumpati, kilalang malapit na kaibigan ito ng dating Pangulong Duterte, ginawa niya ang pahayag sa isang prayer rally ng mga taga-suporta ng dating Pangulo sa Tagum City. Inaimbestigahan na ni Justice Secretary Boying Rimulya, naging panawagan naman ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa na bagmawi ng suporta ng mga kawal sa Pangulong BBM. Ayon kay Rimulya, aalamin sa pagsisiyasat kung may tuturing na seditious o rebellious ang naging pahayag ni Alvarez laban sa Chief Executive. Pinaalalahanan din ang Department of Justice si Alvarez na kumilos ng maayos at naayon sa standards ng ethics, morality at nationalism. Posible namang maharap si dating Speaker Pantaleon Alvarez sa investigasyon ng House Committee on Ethics dahil sa panawagan nga nito na pagmawi ng suporta sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito naman ang sinabi ni Lanao del Norte Representative Cali Dimaporo na nagbabala rin sa dating speaker na maghinahinay sa kanyang mga sinasabi na maaaring ituring na conduct unbecoming ng isang miyembro ng Kamara de Representantes. Nauna nang sinabi ni Alvarez na dapat na rin mag-resign ang Pangulong Marcos upang si Vice President Sara Duterte na ang mamuno sa bansa. Inaasahang magkakaroon ng makabuluhang upgrade sa sistema ng healthcare sa Northern Mindanao sa pagbubukas naman ng 162 malasakit center sa First Misamis Oriental General Hospital sa bayan ng Medina. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap at suporta ni Senator Bongo na magbigay ng accessible at
o na pangangalagang pangkalusugan sa mga unprivileged sa rehiyon. Sa pamamagitan ng Malasakit Center Act of 2019 na inakda at tinatuguyod ni Senator Go, umaabot na ngayon sa 162 ang Malasakit Center sa bansa. 42 dito ay nasa Mindanao, kabilang ang siyam na nasa Northern Mindanao, 90 naman ang nasa Luzon at 30 ang nasa Visayas. Ayon kay Senator Go, ang Malasakit Center Program ay epekto ng inisiyatiba niya sa pagtulong sa mga mahihirap na Pinoy para magkaroon ng access sa serbisyo medikal, lalong-lalo na yung mga nasa liblib na mga barangay. Maganda umaga, Pilipinas! 31 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Number 1. Kapo sa inyo, lalong-lalo na yung mga nakatutok sa atin dyan sa Palm Springs, California. Dyan po sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga po sa inyo. Eban lang, ha? Kumusta ka na dyan? Ha? Malapit na tayong magkita dyan ho sa Las Vegas. Ha? Relax ka lang. Ha? Dadalhan kita ng tangerine chocolate. Ayan, ha? Ay, doon sa mga pauwi, huwag na kayo magbit-bit ng chocolate. Ba't natin tatangkilikin yung mga imported na yan? Hindi masarap yan. Mas masarap po yung gawang atin. Yung tangerine chocolate, ha? Gawang local pero taste global. At ang appearance po nito, global ho talagang dating. Dahil yan po yung sinuportahan po ng Department of Science and Technology at ng Department of Trade and Industry. Kaya packaging ho niyan talagang world class po ang dating. Ha? Ano po nga ba itong tangerine chocolate? Ito po yung produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog na nating umaasa po sa COPRA ngayon, mga MSMEs na. Hinakot po yung mga planting material na kakao galing Davao. Ano ha? Itinanim sa ilalim ng mga nyugan para humakapag-produce sila ng dekalidad na tsokolate at maging world class nga po ang dating. Ayan ha? Kaya po ang brand na yan, dinevelop din nila ginawang tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. At si Dr. Helen Tan, hindi tapos tumitigil. Ha? Kumukuha talaga ng mga consultant. Yung mga tagapayo niya kung paano pa mapapaganda ang cacao production nila. Isa sa mga in-import nila taga Mindanao, si Jack Sandique. Jack, good morning. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants na available ngayon. Ang mga raw materials na ginamit dyan ay galing din po sa 6 ng mga magsasaka. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin nang sa gayon, lalong lumakas ang loob ng ating mga magsasaka na magsaka, mag-produce ng mga produkto para mapatatag din natin ang ating food security. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Tangkilikin ang tangerine chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Siniguro naman ang transport advocate at CEO ng Angkas na si George Royeca ang job security ng kanilang mga bikers at mga partners. Ginawa ni Royeca ang pahayag sa gitna ng nakaambang pagtatapos ng pilot study ng motorcycle taxi sa Mayo 31. Sinabi ni Royeca na mismo ang Pangulong BBM at si Transportation Secretary Jaime Bautista ang tumiyak na hindi lamang basta magpapatuloy ang operasyon kundi pinag-aaralan pa ang expansion nito sa labas ng Metro Manila. Personal din naman siyang nakipag-usap sa Kongreso at ginarantiya rin ito ng mga mababatas na magkakaroon ng transition period habang isinasa pinal ang legalization o legislation para po sa MC Taxi. Binigyan din ng Angkas CEO ang kanyang commitment para tiyakin na magpapatuloy ang kanilang serbisyo matapos ang nasabing mga petsa. Nilinaw pa ni Royeca na hindi nangangahulugan ang pagtatapos ng pilot study ang paghinto sa serbisyo ng mga MC Taxi. Makikipagtulungan din niya sila sa Department of Transportation at iba pang concerned agency para masiguro na magiging bahagi na ng National Transport Plan ng gobyerno ang mga motorcycle taxi. Nabigyan ng tulong pinansyal ang Department of Labor and Employment o DOLE sa Region 5 sa halos 200 benepisyaryo sa Iriga City nitong nakalipas na araw. Sa inisiyatiba ni Senator Lito Lapid, tumanggap ang mga benepisyaryo ng tig 3,950 pesos sa 10 araw na paglilinis o declogging ng mga kanal ng mga lugar na madalas na bahain. Sa pangunguna naman ni Iriga City Mayor Rex Oliva, nagpaabot ng pasasalamat kay Senator Lapid ang mga benepisyaryo, kinabibilangan ito ng mga kababaihan at mga katutubo. Tatlong drug pusher arestado sa maybas operation ng PNP sa Dagupan City. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RS 38, Masantos Yacabasani, Cheque Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy.
Aristadong tatlong tulak ng illegal na droga sa ikinasang by-bust operation ng Special Drug Enforcement Unit ng Dagupan PNP sa Barangay Bunuan, Gisit sa siyudad. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brendan Parisok, isa sa kanyang mga tauhan na nagkunyaring bayar at binentahan ng mga suspect na sila Andrea Vidal, 27 anyos, street level individual, kasama si Vicer Hortaleza, 60 anyos, at Eugene Magno, 42 anyos, ng limang plastic sachet ng hinihinalang sabon na tumitimbang ng 5 gramo, kapalit ng mark money. At matapos maaresto, na kumpiska kay Vidal ang isa pang plastic sachet ng sabon na may timbang na 0.3 grams. May kabuang halagang 36,040 pesos ang illegal na droga na kumpiska sa mga suspek na ngayon nasa likod ng Rias na bakal at naharap sa kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Oy, teka nga pala, magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza. Yung palang barangay Ambulong ng Tanawan, Batangas, malapit lamang sa barangay Aya ng bayan po ng Talisay. Ah. Maluka pangalan pala ni, hindi ba pinangalan to kay Aya? Barangay Aya dyan sa Talisay, Batangas. Ah. Sobrang init daw po dyan sa Talisay ngayon. Ingat po kayo, Mayor Senny. Ah. Magandang umaga din kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals na kaagang gumising. At siyempre, batiin na natin si Justice, ang tawag dito, Chief Justice Alexis Mundo. At ang ating Court Administrator, si Justice Raul Villanueva. Deputy Court Administrator Leo Madrazo. At lahat po ng ating mga justices ng Court of Appeals at ng Korte Suprema. Maganda umaga, Pilipinas! At magandang umaga rin, syempre, kay Justice Ombudsman Sam Martires, na napakasipag din. Ha? Kaya lang, Ombudsman, parang marami daw hong mahilig mag-parking dyan sa area nyo. Ha? Kamusta na ho kaya yung mga taga San Miguel, Bulacan? Ha? Higit 2 milyong pisong halaga naman ang illegal drugs na kumbiska. At merong 133 na mga individual arestado sa isang linggong operasyon ng Central Luzon PNP. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37, Danny. Mahigit sa 2 milyong piso na halaga ng droga ang matagumpay na nakumpiska sa loob ng isang linggong police operation mula April 8 hanggang 14. Habang naaresto naman dito ang mga sangkot sa illegal na droga, ang 193 individual na isinagawang operasyon sa 130 police operation sa buong Central Luzon. Sa ulat mula sa Police Regional Office 3, sa tanggapan ni Brigade General Jose Dalgo Jr., nasa 410.14 gramo ng droga ang nakumpiska na nagkakalaga ito sa kabuuan na 2,788,967 pesos. Pinasasalamatan naman ni Brigade General Jose Dalgo Jr. ang kanyang mga tauhan sa Central Luzon dahil sa matagumpay na pagkakasamsam ng malaking halaga ng droga at pagkakaaresto na rin ng mga sangkot sa illegal na droga mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH. Ito si Danny Comilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Mayababa ka kayungan sa ating makababayan dyan po sa Pampanga. Ay, speaking of Pampanga at sa mga taga Central Luzon, ha? Yung mga proyekto po ng Westchester Realty dyan po sa Sibera Mabalacan, Sibera Bacolor at sa Mira dyan po sa Angeles City. Aba, open na open po. Ito na ang pinakamurang ready for occupancy unit. Ready for occupancy ng mga units ng housing industry sa bansa. Ha? With easiest term, aba 5% lamang ang down payment, pwede pang gibs. Kaya tanong pang inihintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Abas, 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka nang maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. 7 days, ha? After ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Dako, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Hayward, California na. Mang Raymondo. Orsabia, ito ay napakagandang investment opportunity dahil napakalapit lamang nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tumawag na ho kayo, mag-text sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. At kung ngayon ho kayo bibili o magpapareserve ho ng unit, may chance pa kayong manalo ng 342 sa Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong o Thailand
o kung saan tatama ang inyong lucky dart. Ayan, kaya dapat bago pumunta doon, practice-practice muna ng inyong pagdadart. Maganda umaga, Pilipinas! Mga namamatay dahil sa pertussis sa bansa, umakyat na sa 63 ay naman sa Department of Health. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Umakyat na nga sa 63 katao ang namatay sa huling kapo pertussis sa Pilipinas. Ayon sa kagawaran ng kalusugan, kabuuan 1,477 kaso ng sakit ang naitala mula Enero hanggang Abril sa is ng kasalukuyang taon. 76% sa mga tinamaan ng pertussis ang mababa sa 5 taong gulang, habang 4% lang yung mga adult o 20 taong gulang pataas. Patuloy na tumataas yung mga kaso ng kilala rin na ubong dalahit sa Cagayan Valley, Central Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Bicol Region. Sinabi ni Health Secretary Cadervosa na pinag-aaralan ng kagawaran na i-adapt yung framework agreement para sa pagbili ng pertussis vaccine. Mapadadalian niya ang pagbili ng mga bakuna sa nasabing option contract. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Diesel H, Diesel Report, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Giselle. 45 makalipas ang alas 4, aarangkada na ang kalawang bahagi ng Nationwide Caravan ng Bureau of Immigration sa Iloilo City ngayong araw na ito. Ayon sa ahensya, gaganapin ang Visayas Leg ng bagong Immigration Service Caravan sa Sada Hotel, Iloilo, alas 7 na umaga mamaya. Tatagal hanggang mamayang alas 5:30 ng hapon. Layan ito na magbigay ng access ng mga mahalagang serbisyo para sa mga foreign national sa mga piling lugar sa buong Pilipinas. Bibisitahin ang serbisyo caravan o caravan ng mga pangunahing rehiyon. Nag-aalok din sila ng pinabilis na pagpoproseso ng iba't ibang transaksyon sa Bureau of Immigration. Kabilang dito yung tourist visa extension, exit clearance, dual citizenship application at iba pang mga serbisyo. Sa pamamagitan ng pagdadala ng serbisyo sa tao, layunin umano ng BI o Bureau of Immigration, i-streamline ang mga proseso at maibisaan ang hirap ng pagtungo pa sa mga tanggapan ng Bureau of Immigration. Kung narito nagsimula ang unang bahagi ng caravan sa Zamboanga City noong March 6. So ulitin ho natin para sa mga taga-Iloilo, makadudra karon ang Nationwide Caravan ng Bureau of Immigration sa Seda Hotel. Ang umpisa alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 5:30 ng hapon. Ayan ha, halong kamudra. Maganda umaga, Pilipinas! Imbisigahan na ng kamarang umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa West Philippine Sea. Ayon kay Majority Leader Manix Dilipe, igugulong ang pagsisiyasat sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa susunod na linggo. Tugon ito sa naging panawagan naman ni Assistant Majority Leader Jay Kung Hon na talupan ang secret deal para matiyak ang transparency at maprotektahan ang national interest. Una nang sinabi ng Pangulong BBM na kinumpirma ng Chinese Embassy sa Maynila ang naturang secret deal sa Beijing at ni dating Pangulong Digong. Kaniimbestigahan din ngayon yung ano ah. Sabi, nagdadagsa ang mga Chinese students dyan sa may bandang Cagayan. Alamin mamaya natin ang detalye ng balita niyan. In the meantime, mag-showbiz muna tayo para ma-relax tayo. Ano ha? Wala po sa iba't ibang maiinit na balita mula sa politika at mainit na panahon. Mainit din ito. Si Angel Luxin daw at saka si Neil Arce, hiwalay na naman. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Nagsalita na ang kapamilya actress na si Dimples Romana tungkol sa tunay na kalagayan ng mag-asawang Angel Luxin at Neil Arce. Si Dimples ang isa sa close friends ng mag-asawa at nakikita raw niya ang mga ito at nakakausap. Nakikita raw niya na maayos ang kanilang kalagayan at masaya itong si Angel at saka si Neil. Muli na naman kasing na-chismis na magkahiwalay na naman silang mag-asawa dahil sa hindi sila ganun ka-active sa social media. Ang sabi ni Dimples, hindi porket hindi nakikita sa social media ay may problema na ang mag-asawa. Okay na okay daw sila at nakikita daw niyang masaya si Angel. Minsan ay mas mabuting ang tahimik sa social media para tahimik din ang buhay, kaya tama lang daw na nag-off muna sila sa social media. Ang wish na lang ngayon ni Dimples ay sana makabalik na raw sa limelight si Angel dahil marami na ang naghihintay sa kanya. Wala lang pahayag si Dimples kung kumusta na ang kalusugan ni Angel at kung tuloy-tuloy na ba ang kanyang pagpayat.
Isa kasi sa dahilan kung bakit hindi muna nagpapakita ang aktres dahil sa medyo malusog pa ito. Iyon naman ang kinakailan ni Angel sa ngayon na pumayat na siya para na rin sa kanyang kalusugan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Diyos marahingaga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Alternatibong uniforme ng mga DepEd teaching personnel ngayong panahon ng taginit. Huwag na daw haluan ng politika. Diyan po ang detalye ng balita o detalye ng balita mula kay Manang Milky Rigonan, Arisuel. Manang Milky. Kwestiyon ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang kulay ng mga alternatibong uniforme na inilabas ng Department of Education para sa teaching at non-teaching personnel ngayong panahon ng tag-init. Sa inilabas na larawan ng DepEd, pinapayagan ang mga school personnel na magsuot ng DepEd polo shirts na may collar na ginagamit sa events at activities kabilang na ang puti, pula at berde. Ayon kay Castro, tila makahulugan at may kinalaman sa politika ang mga kulay pula at berde. Sabi ni Castro, hinayaan na lang sana ang mga guro at non-teaching staff na pumili ng kulay na gusto nila para mas maging komportable ngayong tag-init. Paliwanag ni Castro, huwag na lang gamitin ang mga political colors doong nakaraang eleksyon dahil baka pag-isipan ang DepEd na maagang nangangampanya. Ang mga naturang color the polo shirts ay kadalasang ginagamit sa mga event ng DepEd, gaya ng brigada, eskwela at palarong pambansa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Lahat na lang nilalagyan ng kulay. Ano? Asya, sige, para walang away, pulkadat! Ilagay nyo lahat ng kulay na gusto nyo. Di ba? Ang ganda tingnan nun. Pulkadat ang uniforme. Pinuri naman ni Senator Lito Lapid ang makasaysayang pagbuo ng Team 1 Bukidnon para sa nakatakdang 2025 elections. Sa kanyang talumpati sa Malaybalay City, sinabi ni Senator Tolitsa na malaking hakbang ang ginawa ni na Senate President Juan Miguel Subiri, Bukidnon Governor O'Neil Roque at mga lokal opisyal para magkaisa at magtulungan sa pag-unlad ng lalawigan. Bilang dating gobernador ng Pampanga sa loob ng 9 taon, sinabi ni Senator Lapid, mahirap ang pagsusulong ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan kung mismong ang lokal na mga opisyal ay nagbabangayan na sasakripisyo niya ang pag-unlad sa isang lugar kung puro iringan sa politika ang inaatagpag ng mga politiko dahil nasasayang lamang ang pondo ng bayan. Dumalo si Senator Lapid sa birthday celebration concert ni Senate President Mig Subiri sa Bukidnon kung saan nag-perform ang pambansang bay na si pambansang bay naman, wag naman bay na si Alden Richards at ang bandang Ben and Ben sa harap ng mahigit 20,000 katao. Kasama ni Senator Lapid na bumati ng happy birthday sina Tiesa, CEO Mark Lapid, Senator Amy Marcos, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at Philip Salvador. Inalampag naman ni Senator Amy Marcos ang Commission on Elections sa pagsasagawa ng trial run para sa 2025 automated elections. Ayon sa senadora, nakakanerbyos para sa mga kakandidatong senador dahil full scale na ang automated elections kahit walang pilot testing. Dapat i-trial run pa nila yan ng paulit-ulit. Kinakabahan kami kasi ang unang saltan yan will be 2025. Sa aming mga tatakbong senador, medyo nakaka-nervous kasi first time, hindi pa nagpa-pilot, biglang full scale na national election. Tignan natin, kaya kinakausap namin na hanggat maaari, subukan na yan paulit-ulit para makita kung paano nag-ooperate talaga. Sinabi ni Senator Marcos na naging maganda naman ang resulta ng ipinakita ng COMELEC at ng Korean firm na Miro Systems sa kakayahan at security features ng kanilang mga makina nung mag-demo sila sa Senado. Pero kailangan pa rin na niyang matiyak na gumagana ang mga ito kapag dinala na sa malalayong lugar, lalong-lalo na sa mga bundok at isla. Duda rin si Senator Amy sa integridad ng Miro dahil naman sa mga kontrobersiya nito sa ilang bansa gaya ng Democratic Republic of Congo at Iraq.
talagang may magpoprotesta yung unang round ng bidding, biglang failed bidding. Yung ikalawang round, yung Miro lang ang nag-bid. Saan ka naman nakakita? Kaya ka duda-duda at maraming nagtatanong kung bakit nagkaganon. Maganda naman yata yung record sa South Korea nitong Miro. Okay. Kaya lang, ang problema, dun sa Congo, Iraq, kung saan-saan, hindi masyadong maayos ang kanilang pagtatakbo. Nag-demonstrate sila sa amin, sa Senate. Maganda naman itsura, pero hindi natin alam kung aandar yan pag nasa isla, sa bundok, pag namatay ang kuryente. Nako, ewan ko na. Idinin pa ni Senator Amin na mahalagang makita ang transparency at pinagmamalaking pictures ng Miro sa mismong operasyon, lalo't nagsimulaan niya ang magikan sa transmisyon. Matatandang ginisa ang Miro ng Senate Committee on Electoral Reforms ni Senator Marcos kaugnay ng bumabalot nitong mga kontrobersiya gaya ng umano'y 45.1% na polling stations ang nagkaproblema sa Congo. Sabi nila marami daw security features, ano, lalo na sa pagsubo, pagbilang, makikita mo na daw, ganyan, at transparent, meron pang resibo na maayos, tapos meron pang nagbibilang. So makikita mo kung saan napunta yung boto mo. Yun ang sabi. Pero we have to see it in operation, at alam naman natin, ang magikan, ayan na nga, na smart magic, ano, ang magikan dyan, nag-uumpisa sa transmission, dun sa transmission. Ayan. Ay, Jesus, may Ginoo. Kung bakit naman kasi sa dami-dami ng teknolohiyang pwedeng sumali, bakit nga ba iisa ang nagbid? Maganda umaga, Pilipinas! Yan po ay mahiwagang usapin. Pero ito ang mahiwagang tunog. 8,000 ang nag-iintay na premyo. Mahiwagang tunog! Item na yan, ha, ay sabi ko nga, isang item na yan ay binigyan na natin, ha, portable electric fan yung ginagamit ng mga kabataan ngayon, yung collar ay nakasabit dito sa leeg nila, di ba? Maliit lang battery noon eh. Oh, ngayon, ano yung pangalawang item, ha, na ginamit at anong ginawa para ma-produce ang naturang sound? Ang inyong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text empty space name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. O yan, ha. Pagka nanalo kayo ng 8,000 sa ating mahiwagang tunog ng araw ito, pambili nyo na kaagad ng Ultabayo. Ano po naman ang Ultabayo? Ito po yung tumutulong sa atin para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pagpasok po ng mga microorganism, dead microorganism sa ating katawan, taglay po ng postbiotic, ito po ay ina-activate yung commander ng ating immune system. Ang tawag dyan eh, plasmacytoid dendritic cell o PDC. Yan. Yung PDC na yan, pag pumasok na sa ating katawan, ina-activate po yung mga immune system natin, itinataboy yung mga toxins sa ating katawan habang tayo po ay natutulog ng mahimbing. Yan. Kaya winabukasan, may bago kang lakas, may bago kang sigla, maganda ang mood mo. Ha? Ayan, ha? Kaya para dun ho sa mga mainitin ng ulo, pagkagising, siguro pinakamaganda mag-ultamayo kayo, ha? Para mas maganda ang pagharap ninyo sa panibagong bukas. Yan, ha? Available po ang Ultabayo na kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at registrado sa Food and Drug Administration sa Lazada at Shopee. Pero siguraduhin po ninyo na yan po ay galing sa Teoxys Health Ventures. O di kaya, pumunta na lamang ho kayo sa pinakamalapit na butika ng Mercury Drug. Pwede din sa Mesco Drug, PassMed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Sa ating pong pagharap sa araw-araw na puyat, pagod at stress, ang ating kasangga ngayon ay ang Ultabayo. Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang bago mag-alas 5 na umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Standby ka lang muna, Jel. Si Kaobet Madrina ng Pag-asa, kasama na natin. Good morning, Kaobet. Magandang umaga, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Meron tayong trap o extension ng low pressure area na nakaka-apekto particular na sa may southeastern na section ng Mindanao. Yung low pressure area ho, malapit naman sa equator, tsaka hindi natin ito in-expect na magiging bagyo. Pero yung extension nito, yung trap,
ay magdadala ng mga kaulapan, particular na dito sa Davao Region at Soksaryan. Dahil ho doon, Sir Angel, inaasa natin na mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi iyon ng ating bansa. Samantala, dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating kapuluan, mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog ang mararanasan. Agwat ang temperatura natin dito sa Kamaynilaan today, nasa 25 to 35 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, 27 to 33 degrees Celsius, habang sa Metro Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Yung forecast naman ho natin na heat index ay mararamdamang init, marataas po, particular na no, nasa mahigit 42. Ito po kasi yung tinatawag na danger category sa may bahagi ng Dagupan, gayon din dito sa may bahagi ng La Union, ilang bahagi ng Cagayan, sa may Batangas, gayon din sa may Iloilo at sa may Samar. So sa mga lugar kong binanggit ko, medyo matataas yung mararamdamang init, kaya iba yung pag-iingat to. Galingin pa rin uminom ng tubig at umiwas na lumabas, lalo na bandang tanghali hanggang hapon. Sir Angel, ito po dapat, yung ating... Dapat doon sa mga magsi-swimming, ha? Tandaan ho ninyo, binabanggit ni Kaobet, pagdating ng alas 10, lumigpit na. Diba? At hanggang mga bandang alas 5, Kaobet, di ba? Opo, opo. Minsan po nakakapag-record pa tayo ng matataas sa temperatura ng mga around 4 until mga 5 p.m. po. No, kasi dati, inaabangan, alas 3 eh. Alas 3, mainit na mainit pa rin ngayon eh. Yeah, no? Kaya iba yung pag-iingat, ha? Kaobet, thank you. Ingat po kayo. Okay, salamat po. Si Obet Badrina mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At ano naman po ang lakad natin ngayong araw nito, huwag kalimutan, bagbaunin po ng proteksyon laban po sa mikrobyo ang ating mga mahal sa buhay. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede niyong pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared per clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung namang mabangong Family Rubbing Compound Improval Cologne, yung po yung mabangong isopropyl alcohol. Gamit po yan ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol, parang DGRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Habal-habal rider na hulihan ang 1.7 million pesos na halaga ng shabu. Yan po ay sa may Bunga, Pasig City lamang. Ano, dito lang ho sa paligid natin. Detalye ng balita mula kay Ejnal Parosa, RH52. Ejnal, good morning. Kuya Angel, naaresto ng otoridad ng isang habal-habal rider matapos mahulihan ng higit 1.7 million pesos na halaga ng hinihinalang Cebu sa isang checkpoint sa barangay May Bunga sa Pasig City. Naharang ng mga tauhan ng Rosario Substation ang 22 anyos na kinilala lamang sa Ayos Nawin. Isa lamang itong high school student. Nang mairita umano ito at subukang takasan ng mga polis, sinipa umano ni Alias Win ang mga tauhang nangingilang sa kanya ng kopya ng warsier at lisensya bago siya umiska po. Sakay ng motorsiklong Honda Click at muling maharang sa parehong barangay. Dahilan para siya sa atin ng mga polis ang kanyang gamit. Dito na tumambad sa mga tropa ni Police Captain Jason Lovendino ang humigit kumulang sa 250.8 grams na illegal na drogang ay street value na 1,705,440 pesos. Itinuturing na tagumpay ni Pasig Police Chief Colonel Celerino Sacro ang operasyong nakasukol sa bagong tukoy na high value individual sa lungsod. Samantala, malungkot na balita ko yung Angel sa lungsod ng San Juan. Patay ang isang fire volunteer sa sunog na Sumi Club sa barangay Batis kagabi. Kinumpirma ngayong umaga ng San Juan Public Information Office na sa paggamutan na nalagutan ng hininga ang 25 anyos na lalaking isa sa mga sumaklolo sa apoy na umabot sa ikatlong alarma na apula na itong sunog pasado alas 7 kagabi nang magdanan pa ng gubong istruktura ang volunteer dahilan ng kanyang tinamong injuries. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang pamalang lungsod ng San Juan sa sinapit ng biktima at nangakong tutulong sa kumilito sa pamamagitan ng kung anumang assistance. Para sa kaunawaan sa Pilipinas, DJH, ito si Edmiel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edmiel. Yan ang talagang bayani. Mantakin ho ninyo, kahit na siya yung volunteer na firefighter, talagang pinaninindigan yung kanyang paglaban sa sunog. Maganda umaga, Pilipinas!
Sinalakay ng mga pulis ang isang drug den at naaresto ang apat katao kabilang ang dalawang vendor na sangkot sa ilegal na droga sa barangay Palingon Tipan sa Taguig City. Kinilalan pulis ang suspect na sina alias June na isang vendor, alias Michael, isang pintor, isang alias Joy Tindera ng gulay at isang alias Maribel na mananahi naman. But diverse na rin ang kanilang mga trabaho ha? Pero isa po ang kanilang ginagawa, nagsyashabu. Isinagawang operasyon dako ang alas 8.45 ng gabi sa barangay Palingon Tipas kung saan nakumpiska ng mga operatiba ang 40 gramo ng shabu, nagkakahalaga ng 272,000 pesos. Naharap ang mga sosek sa kasong paglamag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Si Engineer Alan Cabanlong, isa pong cybersecurity expert po ito at dating Assistant Secretary for Cybersecurity at Enabling Technology ng DICP o DICT. At ano ito eh, Regional Director po ng Global Forum on Cybersecurity. Engineer, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kuya Angelo at sa mga nakikinig. Oo, nasa Pilipinas ka ba ngayon? Opo, andito po. Ayan, kasi nakikita ko lang yung mga post mo eh, kung saan-saan bahagi ka ng Asia nagpupunta eh. Ano 'yon? Bahagi ng inyong obligasyon 'yon. Opo, ito po ay bahagi ng aking trabaho, no? Responsibilidad ko sa as Regional Director ng Southeast Asia ng Global Forum on Cyber Expertise. So, ito po ay para mapag-usapan sa buong rehiyon ang estado ng ating cyber security, cyber defense, cyber diplomacy, at cyber crime. Oo. At dito yata, meron kayo nakaschedule mamaya na ano to? Forum? Yes. Meron pong forum mamaya sa UP. Under po yan ng CPED, no? Yung Center for Policy and Executive Development ng National College of Public Administration and Governance. Okay. Ay magkakaroon po tayo ng Cyber Security and AI Forum. Dahil po ay ang Philippines ay sponsor ho in 2026, no? ng ASEAN Forum. Para po pag-usapan yung bagong framework ng artificial intelligence in relation to cybersecurity. Oh, mamaya natin pag-usapan pa yung AI ano ha. Ano to, open ba itong forum na ito para sa lahat? May online component ba ito para dun sa mga hindi makaka-attend physically? Yes, meron pong online component ano. Meron tayong Zoom link na sinishare. Okay. Ayan ho yan sa website ng UP. UP NCPAG. Apa. Ah, okay, sige, para dun sa mga hindi makakaten. Open to sa lahat, kahit na ho yung mga hindi lang po cybersecurity enthusiasts, kundi pati siguro yung mga ahensya ng gobyerno at mga private na companies na nangangailangan ng mga ano to, cybersecurity personnel. Tama po 'yan, ano? Ito po ay para mabigyan ng awareness yung ating mga policy makers, ating mga technologists, no, at mga industry. No. Para po mapag-usapan natin kung ano yung magandang gawin sa mga sunod-sunod na mga hacking incidents at ransomware incidents sa Pilipinas at sa buong region. Anong oras to? Mamaya po alas 9. Alas 9 ng umaga. Hapon. Okay, sige. Basta puntahan nyo na lamang yung webpage ng UP Diliman. Hanapin po ninyo yung National College for Public Administration and Governance. National College for Public Administration and Governance, NCPAG. Ayan ha. Yun pong para makuha ninyo yung link kung paano kayo makaka-attend. Kung hindi man, pumunta na lamang sila ngayong araw nito diyan po sa UP din ano ha. UP Diliman para ho doon sa pag-attend sa forum. May wala naman yata bayad to eh. Wala pong bayad yan. Yan, libre. Di ba? Para matutunan ho natin, malaman ho natin yung iba pang mga bagong concerns dito po sa artificial intelligence. Okay. Nito lang mga nagdang araw, sang katerba yung mga nababalita nating atake na naman sa cyber sa iba't ibang webpage ho ng marami sa ating mga kumpanya, no? Yung iba nga hindi na lang binabalita eh. Ano bang nangyayari? Akala ko ba meron na tayong mga strategy inilatag, may nilatag ang gobyerno para masawata ito. Kasi
At ito kasi yung pakiramdam ko, Engineer Alan, ano ha? Para bang meron na tayong complacency. Hindi, maliit na bagay lang yan. Hindi masyado natin dapat alalahanin yung mga cyber threat na yan. Pero ang laki ng impact ho nito, hindi lang ho sa ekonomiya, kundi yung confidence ho natin sa ating online system. Tama po yan, ano, Kuya Angel. Ano? Alam nyo ho, yung MOUs, strategy, yung mga plano, guide lang ho yan, no? Roadmap lang yan. Mm. Ang pinag-importante ho, yung implementation at ng enforcement, no? Yung ng mga ng mga policies na yan at ng mga strategies na yan. Ang napapansin ko po dito sa atin ay napaka-reactive po natin. Rather na proactive sana tayo doon sa mga perceived threats ng cyberspace, no? Tandaan po natin, ang cybersecurity ay hindi po yan yung nagbibilang ka lang kung ilan yung cyber attacks na receive ng information asset mo, no? Kung hindi, dapat po maprotektahan mo yung sistema mo proactively. Hindi yun magsabi ka lang na, okay, we detected the threat, the attack, and we are conducting investigation. But however, that's being reactive, no? If you go to security, if you understand really what security means, no? Yung sense ng security kasi, ay dapat, for example, meron kang pinaprotektahan isang tao. Ngayon, VIP, for example, VIP protection ka, no? Ngayon, yung VIP mo ay nabaril pala. So, ngayon, nawala na yung VIP mo. Mm-mm. Ngayon, saan doon ang security? It's after the fact. Uh-oh. Na kung sasabihin mo, mag-investiga tayo dahil na-attack na yung VIP natin. That's how security, no? Is being realized, dapat. Eh, kaso ganun nga nangyayari. Ganun nga nangyayari, Engineer. Nagbibilang lang tayo ng cyber attack, eh. Yun nga po. Opo. Sa tingin ko po, ang kulang dito yung enforcement, implementation, no? At may monitoring, no? Kung ano ba yung minimum cyber security guidelines and standards na dapat gawin ng government agencies natin, di ba? At ang ating critical information infrastructure. So dapat po meron yung proactive monitoring, no? Kaya po meron tayong national cert para mag-monitor proactively ng Philippines regional and global cyberspace. Para doon sa monitoring na iyon, meron tayong cooperation with other certs, no? Mm-hmm. Yung cert po ay Computer Emergency Response Team na para mapag-usapan, no? Kung ano ba yung mga current threats and ano ba yung modus operandi ng mga cyber criminals, no? So, sa tingin ko, dapat dyan, experience yung kumahawak ng cyber. Hindi lang academically, nag-graduate ka ng ganito, ng information security, or graduate ka ng engineering. It's not the way it is, no? Dapat po, yung kumahawak na leader ay operational ang knowledge niya. Okay. Engineer, nakita ko yung mga data on cyber threat, ano, cyber attack sa region. Yung mga kapitbahay naman natin, hindi ganun katindi ho yung yung vulnerability. So, ano ginagawa nila? Ano yung mga best practices na ginagawa nila doon na pwede nating i-adapt? Yes, yun nga, tama po kayo dyan. Katulad ng mga kapitbahay natin sa region, although mayroon silang cyber threats na na-experience, however, hindi po sunod-sunod katulad sa atin. Mm-mm. Sa atin, kung naalala nyo, nauna yung PhilHealth noong October, tapos mayroong Congress, tapos ngayon naman may DOST, tapos may Bureau of Customs, may DILG. So parang sunod-sunod, ano? Sa tingin ko, wala namang no one was held accountable na. Ayun! Still lang. walang na, di ba sabi, okay lang. Ayan, okay na. Yung accountability nawawala eh. On the personal level ho kasi, maaaring kumisa nakakatanggap kayo ng notice. Sasabihin ng banko nyo, may attempt na itong banko mo, itong account mo, ganito, ganyan. Ano ha? Paki-confirm kung sa iyo nga ito.
Eh, di siya sabihin mo, eh, hindi naman akin yan dahil paano magkakaroon ng ano, ng transaction sa ibang bansa eh, nandito ako sa Pilipinas, di ba? Yun, after the fact na yun eh. Ibig sabihin, nangyari na ho yung attempt, di ba? Maaari hindi nagsucceed. Eh, paano ko nagsucceed? Di ba? Yung point natin, sino bang pwede talagang papanagutin dito? Minsan naman, kasi ang nangyayari dito, engineer, kaya ang worry ko, personal information ko na yung nahaki. Personal account ko yun eh. Di ba? Exactly. At ang role po ng gobyerno ay protektahan yung citizens. No? Hindi lang sa physical harm, kundi sa cyberspace. So, kanino kami magsusumbong pagka ganun? Meron pong ahensya ng gobyerno. Ayan, andyan naman ho yung DICT na pwedeng pagsumbungan. Andyan naman yung Privacy Commission na in charge sa data protection. No? Kung for example, ang isang ahensya ng gobyerno ay hindi na protektahan yung ating data, meron po tayong batas dyan, no, na data privacy law na pwedeng i-punish or i-penalize yung humahawak ng data na maaari silang makulong or ma-administratively sanction. Meron na ba? Pero may na-sanction na ba? Wala pa akong narinig na ganun. Kaya nga, di ba, yun yung... Ako yung senior, you know, kung nasa pwesto na ganyan, wala naman palang ano dito. Hindi naman pala ako Wala naman palang pwedeng managot, ano ha? Di ba, nakakatakot kasi dahil sa ibang bansa, alam natin, nasa siphon yung personal account ng mga nadadali, di ba? Eh, ngayon kasi, engineer, mga respetadong, ano, reputable bank ang nagagamit. Pagkatapos, logo nila yung nagagamit, di ba? Again, ang gagaling nito, malintik na hacker na to. Ang gagaling! Base po kasi sa aking experience, no, sa regional experience ko, sa global experience ngayon, yung mga bansa na mga galing na yan, ang kanilang mga leaders on cybersecurity ay may footprint na noon pa sa cyber. No? Ibig sabihin noon ay patagal ka na sa cyber na nagtatrabaho operationally. Mm-hmm. I mean, you're there, the experience, nagsimula ka sa investigation ng cybersecurity threats and then napunta ka sa pulisiya. Ngayon, ikaw ang ina-appoint ng gobyerno nila para mahumawak ng cyber na yan. Mm-hmm. Marunong ka sa diplomacy. Kaya siguro, meron silang network, no, sa buong region, sa buong mundo, na kung may mga perceived threat, no, proactively, napawarning sila ng mga tropa nila sa buong mundo or sa region. No? So yun ang importante dyan eh. Kasi cybersecurity is a whole of nations approach, no? Whole of government approach. It's like governance. Na you really have to work together. Hindi yung kaya namin yun kasi gobyerno kami, so kami lang ang dapat. Engineer, doon ba sa symposium nyo mamaya, sa forum nyo mamaya, may darating bang taga DICT? Meron naman mo kami inimbita, yung taga DICT, pero mukhang magpupadala lang sila ng representative. Ayun, yun na naman. Sabi ko na nga ba eh. Di ba, puro rep lang yung pinapadala natin eh. Di ba? Bakit kasi hindi na harapin ito squarely? Kasi sabi ko nga, okay lang yan kung hindi ka napasok, kung hindi na nasipon yung pondo mo. Eh kung naubos na, di ba, paano ka ngayon maghahabol? Correct. Di ba, ibig sabihin, para yung binabanggit mo, po protection yun yung VIP, eh napatay yung VIP because of the attack. Ano pang silbi ng cyber security, ano pang silbi ng security mo? Maaari sabi nyo, kasi nga sinasabi nyo, sariling lookout mo yan. Hindi ho ngayon. Ang tindi ho nitong mga lintik na hacker na ito. Ang tanong, paano nakukuha yung data mo mula sa isang private institution na banko halimbawa? Di ba? Yung matindi po dyan, yung DOST breach. Kasi, isa pa yun. Based sa reports, 25 terabytes ng data ang nakuha. Diba? Ang laki, andyan ang research data, andyan yung mga personal data ng employees, etc. Walang pang accountable hanggang ngayon. Field accountable, walang ang heads na nag-roll eh. Diba? So, okay lang. No? So, wala silang, okay lang, attack lang yan. So, kung ganun, sinasabi man ni Presidente na priority ang cybersecurity, pero sa implementasyon sa baba, ay mukhang kulang.
Ay nako, sige. O, para ho doon sa mga may concerns, humamya, mag-attend ho kayo ng forum. Baka sakaling meron ho kayo. Halimbawa nito, nagtuturoan doon sa pagkasira ng planta ng mga kuryente. Ano ha? Eh baka mamaya, system attack lang ho yung nangyari. Hindi naman talaga bumagsak yung planta, di ba? I mean, these are things na po pwede mong i-relate dito nga po sa AI. Eh, gaya halimbawa, kaya ako napatawag sa inyo, engineer eh. Merong nahuli na naharang naka-red naka-red notice ang Bureau of Immigration na isang boy fishing fraud suspect. Hindi pa natin na ipo-profile at kung bakit nandito sa bakit pumunta ng Pilipinas ipinatapo na natin kaagad. Paano natin mapupuksa kung yung nahuli mo na nga dito pinatapon mo agad instead na pag-aralan ano yung profile niya, kung ano ba yung activities niya, sino ba, tinapon mo kagad wala ka nang mapag-aralan kung ano man yung kanilang operasyon. Sa law enforcement, di ba dapat inaalam mo rin muna kung ano bang klaseng tao ito? Hawak mo na eh. Opo, a former law enforcer din, no? Ganun dapat ang gagawin natin. Pag-aralan mo muna yung kalaban. Pag-aralan mo anong galaw nila sa Pilipinas, galaw nila sa bawat rehiyon, kung kayo na kailangan. No? Kaya meron tayong Interpol din, at NCB, na pwedeng magpagtulungan sa ating local police para malaman natin kung ano yung galawan. Kasi hindi po yan local lang, eh. Regional na po yung global yung ganyang klaseng criminalidad. Anyway, sige, balitaan nyo kami ha kung sino-sino yung mga nag-attend at kung seryoso ba sila doon sa pag-attend doon sa forum na yon. Because this is really an emerging threat. Ah, hindi lang pala emerging threat. Happening na ho eh. Nangyayari na ho dito sa Pilipinas. Engineer, thank you for joining us. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Kuya Angelo. NCPAG, UPNCPAG, yun po ang hanapin po ninyo online para maka-attend ho kayo mamaya dito po sa forum na ito on cybersecurity. Thank you, Engineer. Magandang umaga po. Si Engineer Alan Cabanlong, Regional Director po ng Global Forum on Cybersecurity Expert. Ano? Sa atin ho kasi may pinag-uusapan West Philippine Sea. Okay ho 'yan. 'Di ba? Meron ho tayong meron po tayong external threat laban po sa possible aggression, 'di ba? Shabu. Okay ho 'yan. Pinag-uusapan ho natin 'yan. Pero yung cyber attack, para bang relax na relax ho tayo. 'Di ba? Konti lang naman 'yun na breach na data eh. 'Di ba? Ang Department of Science and Technology, napasok ang may nakuhang ilang terabytes, 'di ba? Okay lang 'ho 'yan. Hindi po, ang punto natin dito, sino bang napapanagot? Para bang wala tayong napapanagot eh. Maganda umaga, Pilipinas. Pag ang bangko na hack, naubos yung laman ng account mo, saka ka magpapanik. 'Di ba? Halimbawa, kung bibiyahe ka, nasa abroad ka, gamit-gamit mo yung card mo ngayon. Pagdating doon, sasabihin sa iyo na, ay sorry po, ala na hong laman yung card mo. Kanina ka pupunta doon? Punta ka sa embassy, sabihin mo, nahaka ka. Palagay mo, tutulungan ka. Yun yung nakakatakot eh. Di ba? O halimbawa, yun nga, yung threat ho ng, kasi globally interlinked na ho tayo ngayon through the web. So, yung AI ho, nakakatakot ho kung iisipin kung hindi ka ho naghahanda. Di ba? Tapos may nahuli. Itinaboy natin palabas ng Pilipinas. sa halip na imbestigan mo, ba't ka nandito sa Pilipinas? Ha? Sinong network mo dito? Anong susunod yung plano? Di ba? Ang labanan ho ngayon, hindi na ho bakbakan na lang, gera-gera, di ba? O kita ho ninyo sa Israel, di ba? Pinaliparan ho sila ng Sankaterban Road. Yun ba naman, kaya ba nating harapin yun kung wala ho tayong modern technology din po? Puro computer ho yun eh. Yung pang pagbangga doon sa umuulan na na drone. Computer yun eh. Computer aided po yun eh. Di ba? Yun ay physical. Physical threat. Pero yung hindi natin nakikita ang threat ng cyber attack, ibang usapan po yun. Maganda umaga, Pilipinas! Pero ayos lang, hindi naman natin pinag-uusapan dahil hindi nga natin alam. Sabi nga nila, pag hindi mo kayang solusyonan, iwasan mo. 5:26 ang oras sa buong kapuluan. Champion! Mabuti na lang
Nahak na bang ano? Hindi, wala naman sa kato. Si kato niya, hindi. Masarap ang kape doon. Yan, baka yung hacker gusto lang makainom ng libreng kape. Kaya lang, eto kato niya, ha? Ang sabi niya, duda niya, baka tagaloob din na may gawa niyan. Ilan pa itong nag-text sa atin na baka sa loob lang din na may gawa niyan? Di ba? Ilan itong nag-text sa akin na malamang tagaloob lang din na may gawa niyan? Yun ang mas nakakatakot. Nasa loob mismo ang kalaban. Di ba? Yun yung nakaka-worry. Because of hindi natin alam kung nasaan ang posibleng atake at wala tayong sapat na kahandaan, mismo yung tagaloob ang gumagawa ng milagro. Di ba? Halimbawa, nakatanggap ka ngayon ng impormasyon, nanalo ka ng 10,000 piso. Di ba? To claim, i-click mo ito. Ano, ha? Ikaw namang si Uto-Uto, click ka kaagad. O, ayun. Expose ka na kaagad. Di ba? Kaya kayo ho, kung pagka may mga promo-promo na papasok sa ano nyo, sa email nyo o kaya sa linya ho ninyo, sa may message kayo natanggap, huwag nyong papatulong kaagad. Yung iba kasi syempre, dala din ng pangangailangan at excitement. Ano? Matakin mo, nanalo ka, hindi ka pumupusta. Na hindi ka sumasali, bigla ka nanalo. Di ba? Sabi mo, napakaswerte ko naman. O, click ka agad. Ayun. Expose ka na. Bukas makaluha, gugulat ka na lang. Alaan ang laman yung iyong account. Maganda umaga, Pilipinas! Anim po, anim na po katao na mga dating drug user ng nabotas. Aba, nagtapos na rehabilitation program ho ng gobyerno. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May budaga, Kuya Edel. 60 katao na gumagamit ng illegal na droga nagtapos na sa Bidahan. Ito yung community-based treatment and rehabilitation program ng babalang lungsod ng Nabotas. Ayon kay Mayor John Ray Chanco kagabi, kasama sa Bidahan, ang 6 na buwan na community-based drug rehabilitation program at isa pang 6 na buwang applicator. Kasama sa batch ng rehab completers, ang 20 sa primary care program ng lungsod at 13 naman sa barangay CBDRP, habang 27 ang nagtapos naman sa aftercare program. Sa ilalim ng maroon ng programa, ang mga kalahog ay dumaan sa isang serye ng lingguhang psycho-educational na mga lecture at mga session na pagpapayo sa mga session at therapy ng grupo, mga session at pag-iwas naman sa relapse at pagsasanay sa mga kasanayan sa buhay. Sumailalim din sila sa random drug test upang matiyak ang kanilang pagsunod sa mga programa ng gobyerno. Pinuri naman ang alkalde ang mga kalahok sa pagpapasya na talikuran ang kanilang bisyo at gumawa ng bagong dahon para sa kanilang sarili at ng kanilang pamilya. Bukod sa Bidahan, ay nagpatupad din ang pamalulusot ng mga karagdagang programa para palakasin ang kampanya laban sa illegal na droga. Kabilang dito ang drug awareness at prevention lectures sa mga estudyente na nuputenyo, random at mandatory drug testing para sa mga empleyado ng City Hall at barangay, mga beneficiaryo ng programa at iba pa at drug clearing sa mga barangay. Mula noong 2023 umano ay 13 barangay at 18 barangay sa Nabutas ang idiniklara na ang drug clearing ng Philippine Drug Enforcement Agency. Rapat dito sa mundo, naputan sa Kuparin Charles 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Oy, sa mga taga-bagong Baryo Caloocan, ha, lakasan nyo na yung mga radyo ho ninyo. Nag-iikot na dyan si Shirin Alparo, mamimigay ho ng pera. Maganda umaga, Pilipinas! Si Colonel Francel Padilla, kasama na ho natin, ang spokesperson po ng Armed Forces of the Philippines. Colonel, maganda umaga po. Hello Kong Angel, maganda umaga po. Maganda umaga po sa ating mga tagapakinig. Kadami naman ng Chinese students na minomonitor ho ninyo dyan sa bandang Cagayan. Meron ba talaga? Sa ngayon sir, chinecheck po namin sir kung ano talaga yung pinaka-status eh, no? Kasi this is bigger than ano po eh, than the AFP po conducting the investigation. Siyempre, so yung tinitingnan natin dyan, yung legality po, no, ng presence nitong mga to. Mm-hmm. Siyempre, before they have come in to the area, they should be legally inside the country. So, there are other agencies po that are in charge of this na siyempre, they have to have visas to enter. Student visa, yung pagiging
estudyante rin po, syempre. Meron din po tayong permits for that. Saan sila pumasok, Colonel? Would you know? Saan ang point of entry nila? Yun nga, sir, ang tinitingnan natin. Kasi ang sabi nga po, these are multiple in number, no? So, it could be, there could be a possibility na from different entry points. But, yun nga, sir, kaya po tayo nag-check nung reports na to kung how was the circumstances behind kung bakit ganun kadami po. Oo. So, kumbaga, ngayon, wala pa tayong profile. Baka naman kasi hindi siya. Wala pa, sir. Pero ang dami yung 45... So, tama ba yung figure? 45,000? Ah, hindi naman, sir. This is a ballpark figure that was reported, sir. But, yun nga, we're checking all of those reports that have been given po. Oh, kasi dami. No, teka muna, ma'am, napag-uusapan na lang din yung cyber security. Expertise mo ito eh. Di ba? Ito yung linya mo. Diyan ka ho kinilala ng bilang isa sa pinakamagaling sa buong mundo. Ano ha? Are we ready? Gano tayo ka ready in terms of cyber attack? Yung mga system ho natin. Naman, yes, sir, no? The AFP po, of course, we are fortifying our defenses in terms of cyber security, sir. Meron na tayong units yan. Ever since, sir, naman, meron tayong units from the Army, the Air Force, and the Navy. And now po, we're having this, sir, no, na to create the cyber command. So this will marry and fuse everything together, yung efforts natin. Mm-mm. But in terms of yung sa present na infrastructure natin ng cyber, okay naman tayo, sir. Maganda po ang capabilities ng AFP, no, in the recent mga patimpalak tungkol sa cyber, sir, no, hacking events and all. We are also consistently on the top po. Okay. So in terms of skill po, magagaling po ang Pilipino. Ang cyber, kasi sir, this is one domain where walang mahirap at mayamang bansa. Yun so, nga eh. Po natin tumapat kapag ka po ang usapan sa cyber domain po. Hindi lang yun. Ang bilis ng, ang bilis ng development, ang bilis ng innovation. Opo, sir, no? So, ang sinasabi nga nila, pag nandito ka po sa linyahan po ng tech, kailangan po talagang masipag ka pong mag-aral at hindi po talaga pwedeng hindi tuloy-tuloy kasi mapapag-iwanan po tayo. Oo. At least coming from you, no, ha? Dahil expertise nyo ho yan, medyo makakapag-relax tayo. Pero yung ibang institusyon ho kasi, lalong-lalo na ngayon, kaliwat-kanan yung mga atake sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, no, ha? At sa mga private entities, medyo nakababahala talaga na parang wala tayong na hold accountable. Diba? Yun lang medyo kinakabahan ho tayo, Colonel. Kasi sabi ko, ang labanan ngayon, hindi na bakbakan harapang gere. Diba? Online na eh. That is the intricacy, sir, ng cyber. Kasi hindi naman po talaga natin pwedeng sabihin na meron tayong barriers and barricades that saying, this is the Philippine cyber domain, you cannot enter. Walang ganun, sir. There's no such thing na masyadong malawak siya. Plus, wala rin po tayong existing laws na panglahatan. No? Yeah. So, hindi po pwedeng... Ang attacks kasi, sir, can be from another country. It can be internal. It can be internal, but a citizen from another country. So napakalaki po nung scope nung kailangan nating bantayan and yung intricacies behind it. That's why we are creating different collaborations with like-minded nations kasi syempre, sir, para po kaya din natin address ito. Kaya nga po ngayong balikatan, sir, kasama po itong mga ganitong exercise. Ma'am, sabi nyo wala tayong batas. Ang ibang bansa ba meron batas na? On that aspect? Iba-iba kasi, sir. Even dun sa jurisdiction, sir, magulo siya. So, paano, sir, kung Pilipino yung nag-atake? So, from the Philippines, tapos cyber attack, ang mag-ano po ba na batas? Batas po ba nung bansa o batas po natin? Parang ganon. So, hindi rin po kasi cross-boundaries ang mga batas. But, kahit dito sa Pilipinas, sir, ang batas natin more on cybercrime. That's why we're trying to address this because cyber operations is a bigger thing. Teka, ma'am, ang sabi ho ninyo, wala tayong batas. But meron na bang initiative to discuss it or meron bang pending move to develop a bill, come up with a bill so that we can produce a legislation? Meron naman tayong batas, sir. Pero ang batas po sa Pilipinas, more on cybercrimes po. As to external threat, wala tayo.
Oh sir, meron tayong kinakraft po ngayon. Ayan. At meron naman din po tayong mga mga policies behind it. So meron naman tayong ways sir to address all of these things, but kung saan nga po siya magfo-fall kapag cross jurisdiction, ito po yung mga dapat nating i-address. Naku, Colonel, sana ho sa lalong madaling panahon mapag-usapan ho yan at para magkaroon din po ng active participation at cooperation ang ating mga kababayan. Yes, in the meantime siguro in the pipeline naman na po yung mga yan. So, meron po tayong, ang government natin, sir, is trying to address this by creating po different agencies and different, offices that will be able to address this thing. So, kaya nga dito recently, sir, no, ginawa yung CICC, and ngayon po, sir, is NSC is trying also to play an active role po. Colonel, we will count on you dahil expertise nyo yan. Maraming salamat, ha. In the meantime, thank you for joining us. Salamat po, ma'am. Ayan. Si Colonel Francel Padilla po ang spokesperson ho ng Armed Forces of the Philippines. Abangan ho natin yung mga detalye ng ginagawa nilang investigasyon tungkol po dyan sa pagdating ng sangkatermang Chinese students daw dyan po sa bandang Cagayan. Maganda umaga, Pilipinas! Flash Report. Flash Report! Noong yung Lunes, nasa Maynila yung mga pinaghahakot ng mga e-trike. Ngayon, nandiyan po sa may Commonwealth Avenue. Marami namang nahuli. Bal Gonzales, sa Rich May. Bal? Bal? Nawawala si Bal. Bal. Where are you, Bal? Baldu? Sa complaint ng Commonwealth Avenue, limang e-trikes na na dumadaan dito sa Commonwealth Avenue. Ay pinaghuhuli dahil sila ay dumaan dito sa lugar na ito. Bukod dito, Kuya Angel, ito pang mga tricycle na naghahatid kang mga pasahero. Ito, hilera ito. Marami lang umalis, pero ito, mayroon na apat pa rito na nakahilera at pinaghuhuli. Ito ay kasunod pa rin ng implementasyon, Kuya Angel, ng Metro Manila Development Authority at maging ng local traffic enforcers ng Quezon City dun sa pagbabawal, tuluyang pagbabawal dun sa mga e-trike, mga e-bike na dumahan dun sa mga major roads dito sa iba't ibang lugar dito sa National Capital Region. Multa ang aabutin itong mga na-arestong ito dito sa Caban ng Commonwealth Avenue. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Asia Rates, ako naman, Bal Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa sarpisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Ayan, maraming salamat, Bal. Ha? Seryoso ho yung gobyerno, pero ang sabi ho naman, hindi patitikitan na. Di ba sabi ng MMDA? Huhulihin lang, tapos i-release din, pero pagbabawalan na talaga. Ano? Para naman sa safety ho ng lahat yan, eh. Di ba? Kasi nga naman, walang lisensya, ibang driver niya, di ba, ng mga e-trike. Alang lisensya. Maganda umaga, Pilipinas! Mabuti itong mga nakatira dyan ho sa mga township na katulad ng mga proyekto ng Westchester Realty. Dahil kahit na mag-e-trike sila doon sa loob, alam problema kasi namamanmanan sila at magkakalapit lang ho naman. Ano, ha? Ang mga proyekto po ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, yung Severo Mabalacan, Severo Bacolor at Semira, ang pinakamura na sa housing industry ngayon na ready for occupancy. With easiest terms, 5% lamang ang down payment, pwede pang gibsa. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Napakalapit lamang po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At kung ngayon nga po kayo bibili ng bahay, pagkasinwerte ho kayo at magaling kayo mag-dart. Yung inyong dart na itatama sa destinasyon na gusto niyo, pwede kayong makapunta ng libre sa Japan, sa Taiwan, sa Singapore at sa Hong Kong o dili kaya sa Thailand. Ito pa rin ang pangarap, magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! Standby ng Chikakas, 544. Huli si Sherwin Alvaro. Ha! May nahuli! Limang abandonadong package sa Central Mail Exchange Center sa Pasay. Naglalaman ng 3 milyong pisong halaga ng high-grade marijuana. Detalye na balita mula kay Noche Kakaan sa RH 27 Noche. Kaya nga
Angel, mahigit na 3 milyong halaga ng hinihinala ng high-grade marijuana ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs at na IADICG mula sa 5 abandonadong package sa Central Mail Exchange Center sa lungsod ng Pasay. Ang mga naturang package sa Kuyang Angel ay nagmula sa California, USA, Canada at Baltimore na nagka-consigned mula sa iba't ibang individual sa National Capital Region. Natuklasan na Kuyang Angel ang laman ng package sa sunod ng regular procedure na ginagawa ng mga otoridad at tigaan sa x-ray machine at physical examination upang masiguro na walang nakapalaman na illegal na kontrabando. Kasalukuyan ba Kuyang Angel nagsasagawa ng investigasyon ang mga tauhan ng IADITG sa mga sangkot sa pagpupuslit ng mga nasamsam na illegal na droga papasok sa bansa. Wala kanunan sa Pilipinas, DCRA, sa Konsidon Tika Kasol Tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, no. Check, nakascore na naman sila Collector Mapa, no ha? At saka sila Dr. Yeye Manawis. Ha? Congratulations sa mga taga Bureau of Customs dyan po sa NAIA. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang Deezer H Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa Deezer H ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Warden Sherwin Alparo nang huhuli. Sherwin, sino yung nahuli mo? Angelo. Oh, magandang umaga, Angelo. Hello. Yes, Angelo. yes. Oh, nakatutok, okay. Sherwin. Oh, yan. Okay. Ay, medyo makapulit-tuloy, huli. Pero alam mo, itong bahay na pinapakita ko sa'yo, katasto ng naipundar ng sales lady na nakikinig palagi sa DZRH. Ba? Mantahin mo, ha? Oo. Itong si Mami. Mami, magandang umaga. Pangalan niyo po? Magandang umaga. Sorry, Sherry. Sinanay sa inyo yung dating sales lady? Sales lady po ako, Cinderella. Tapos? 1979 to 2004. Since 1979, kapapanganak ko pa lang. Sherwin, kamo sa Cinderella? Sa Cinderella siya? Oo. Ba? Sabi lang ako. Oo. Nag-start ako sa Cinderella 1979. Ah. Nag-design ako 2004. Okay. Ma'am, huwag kayo masyadong didikit kay Sherwin dahil yan po isang prinsipe. Ayaw maniwala, oh, Sherwin, oh. Ma'am, Jenny, palagi kayo nakatutok sa DZRH. Pakita niya yung ano, saan kayo nakikinig? DZRH? Maganda mo. Maganda Pilipinas. Ayan. Pasukin natin yung napakagandang bahay niya na ipondar ni Nanay Jenny sa kanyang pagiging sales lady. Yeah, galing, yeah. Pensionada na. Oo. Oh. Ay, kaya lang, nag-ano na eh. Nag-pa-fluctuate na, Sherwin, no? Ayan, yung kanyang radyo na naipondar niya yan. Naipondar niya. Layo tayo. kasi umuulit. Labas muna. Sandali, ha. Lumalabas na ho sila sa kaharian. Si Aling Cinderella ay sinasamahan po ni Prinsipe Abante. Ayan, at unti-unti ho silang lumalabas ng bahay. Ayan, para mas malinaw ang ating signal. Ang kanya kaharian, tingnan mo kulay pink. Ayan, sige. Patutok sa visa rate. Sino paborit yung announcer tuwing umaga? Ang Hilo Parmore, siyempre. Saka si Jesus Abdon. Aya, kita mo, nakalimutan si Andy Verde. Aya, kabats niya yun eh. Paborito mo yung mga announcer sa Lisa Rich? At ano paborito mong programa tuwing umaga? Yun nga, ang Hilo Parmores. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Dahil dyan meron ng 1,000 pesos! Thank you! Ayan, okay. Salamat po.
Ako, meron pang pampaganda. Pampaganda. Tsaka yung ano, pampaganda. Pampaganda ng mood. Ito, Nanay Jenny, lalo kang gaganda pag sinot mo ang Geezer H T-shirt. Salamat po. At syempre, meron ka rin pampasaya dahil meron kang grocery bag mula sa DZRH. Yan, ha? Thank you. Thank you kayo very much. Ayun na po kayo, no? Ano, mabigat? Mabigat. Okay. Kaya naman lagi kayong tumutok. O kaya naman lagi kayong tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod natin winner sa DZRH. Mas malakas. Promo RH number 6. Sherwin Battle Faro. Tuloy-tuloy sa pagbabatikat. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo. Erwin, ano? Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, kabinis ng oras. Pero mas gaganda pa hong gising ninyo pagka kayo po yung nag-ulta mayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng mga doktor at restrado sa Food and Drug Administration. At bang ginagawa ng ulta mayo, yun po ay nagbibigay po sa atin ng magandang tulog dahil pagpasok po nung ito pong microorganism na bahagi po ng ulta mayo ng postbiotic. Ano ha? Yung pinagaganan nito yung plasmacytoid dendritic cell sa ating katawan para magkaroon tayo ng masiglang tulog, masarap na tulog, ano ha? At nilalabanan po ang mga mikrobyo, ay mikrobyo yung mga toxin sa ating katawan, ha? Para magkaroon tayo ng masatag na immune system. Available po yan sa Lazada, Shopee, o dili kaya pumunta ho kayo sa pinakamalapit na branch po ng Mercury Drug, ng Mesco Drug, PassMed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ngayon, para ho sa iba pang mga benepisyo ng Ultamayo, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na minuto bago ho mag-alas 6 ng umaga. Para doon sa mga uuwi ng Pilipinas, tingnan natin ha, huwag na kayo mag-bawa ng ano, tsokolate dito. Tangerine chocolate. Mas masarap po yung tangerine chocolate na gawang local pero taste global. Yan po ang pwede ho ninyong bitbitin pag-uwi. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kunding kapwa Pilipino, kaya tangkilikin natin ang gawang atin. ACS Balita, susunod na just a while. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Plato. Hindi po si Congressman Plato. Ang Greek philosopher na si Plato. Ang sabi niya, the measurement of a man is what he does with power. Ah, ba't biglang nawala? Maganda umaga, Pilipinas!